ang kakapal ng mga sobrang kakakapal. Bakit nyo kami kakaltasan? Bakit kayo ba yung naghihirap dito sa ibang bansa? Bakit kayo ba yung nagkukuskus ng kubeta? Kayo ba yung kumakain ng late? Kayo ba yung nasisigawan? Bakit hindi na lang yung mga mayayaman yung mga pagbayaran nyo ng 3% na yan? Bakit kami? Hindi naman yata yung makatarungan. Ha? Huh? Bakit kami? Mayaman ba kami? Kaya nga kami nag-ibang bansa kasi wala nga kaming makain sa Pinas. Nagkukuskus nga lang kami ng kubeta dito sa ibang bansa eh, para may maipadala sa mga pamilya namin. Tapos kami, yung magbabayad ng 3%. Bakit hindi yung mga company? Bakit kami? Bakit kaming mga OFW yung pahihirapan ninyo? Yan sa batas na yan. Tignan nyo nga yung damit ko, oh. Yan. Butas-butas na nga. Tapos ako pa, kami pa. Kami pang mga OFW. Nakagigil kayo, ah. Nakagigil talaga kayo, ah. Napaka... Bakit kami? Bakit kami mga OFW? Wala na bang iba? Wala na bang ibang pagkukunan? Hindi ba pwedeng, ano, yung kung sino yung may gusto, siya yung magbabayad? Hindi ba pwedeng yung kung sino yung may gusto ng PhilHealth na yan, eh, siya yung magbabayad? Hindi nyo ba alam na yung 3% na yan? Yung 3% na ikakaltas nyo sa amin, tapos wala kaming OSC? Hindi kami makakauwi ng Pinas? Ano yun? Lukuhan? Gaguhan, ganun? Pag hindi magbabayad, may parusa, ganun. Aba, ang gagaling. Pag hindi kami magbabayad, ano, papakulong nyo kami. Pag hindi kami magbabayad, may penalty. Pag hindi kami magbabayad, ano yung magiging ano namin doon? Kagigil kayo eh. Ang dami kong gustong sabihin kanina, pero hindi ko na maisip sa sobrang galit. Na sobrang galit ko na bakit kami ang magbabayad ng 3% na yan. Yung 3% na yan, marami na yan. Ipunin mo ng 2 taon yung 3% na yan. Ang dami na yan. Ilang sakong bigas na ang mabibili ng pamilya namin dyan. Bakit hindi kayong yung mga mayayaman? Bakit hindi sila? Bakit kami? Kasi, hindi nyo alam yung hirap ng isang OFW. Hindi nyo alam kung gaano yung tinitiis namin sa mga kamay ng mga amo namin. Hindi nyo alam yung gutom, yung pagod. Hindi nyo alam yun. Puro lang kayo pasarap. Kami dito nagugutom kami. Nasisigawan kami ng mga amo namin. Tapos babawasan nyo pa yung kakarampot na sahod namin? Nasaan yung hustisya? Tignan nyo, anong oras na? Mag-alas 2 na. Gising pa rin kami. Kakatapos lang ng trabaho ko. FYI, nakakahiya naman sa inyo. Nakakahiya naman sa inyo. Diyos mio, Marimar. Kami pa talaga mga OFW? Kami pa talaga? Ano yun? Gatas-gatasan? Ganun? Nasaan yung hustisya doon? Dapat hindi yung ganyan yung batas na pinapatupad. Dapat pantay-pantay na lang. Kung sino yung may gusto, di siya yung magbayad. Kasi siya yung makikinabang. Hindi naman namin papakinabangan yung mga ano nila eh. Kung sino yung may gusto ng PhilHealth, di yun yung magbabayad. Bakit ba iobligahin nyo yung mga tao? Yung mga OFW, bakit iobligahin nyo kami? Hindi kami makakauwi pag hindi kami magbabayad? Nakakaiyak kayo ah. Ang pagod na nga yung tao, tapos ganyan-ganyan pa yung malalaman, ganyan-ganyan pa yung maririnig namin. Nakakagigil ah. Mahal ko ang Pangulo, oo. Mahal na mahal ko ang Pangulo, maka Duterte ako. Pero bakit? Hindi ko naman inaano ang ating Pangulo ah. Ang inaano ko yung batas. Sa 3% na yan. Pawis na yan, pawis. Ilang pawis na yung ano dyan. Ilang pawis, ilang pagod, ilang iyak. Ganyan.
Tapos, babawasan yung sahod namin. Hindi kami makakauwi pag hindi kami makakabayad. Okay naman sana kung babayaran niya ng mga amo namin, no? Kagigil.